Walang kasing tami sa unang panalo para sa F2 Logistics Cargo Movers na ang huling panalo pa ay noong March 18, 2022. Sa kauna-unahang pagkakataon, ito rin ang araw na kumpleto ang tropa ni Chang Abi. Pero may na-injured na naman na key players pa talaga. Makaka-recover kaya siya sa susunod nilang laban? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pati-spike na rin sa bell button para laging updated sa mga volleyball ganap. Matapos ang dalawang sunod na pagkatalo, ang ganap ngayon sa F2 Logistics ay sa wakas. Nakapasok na sa winning column kontra sa wala pang panalong kupunan na United Auctioneers Army. Sa score na 25-17, 25-21 at 25-16 sa 2022 Premier Volleyball League Reinforced Conference sa Field Sports Arena. Si Lance Stalzer ang hinirang na player of the game. Nakapagtala ito ng 24 points including 23 attacks with 10 excellent reception. Sa pagbabalik naman ni Don Makandili, matinding pinsala ang naidulot sa Army. Dahil walang lumalapag na bola sa nag-iisang all-time best libero ng bansa, nakapagtala ito ng 13 excellent leads. Sa first set, naghahalimaw pa rin si Mao sa kanyang mga atake na nagdulot ng pinsala sa mga blockers ng Army. Nakapagtala ito ng 8 points including 7 attacks at 1 service ace. Basang-basa naman lahat ng set ni Perez na nagbigay kalamangan sa F2. Kahit na mas marami ang errors ng F2 ay na-manage pa rin nilang gumawa ng mas maraming puntos. Sa kabilang banda, ang Army ay nahihirapan sa kanilang mga atake dahil hindi nila ito magawa ng paraan dahil sa depensa na meron ang F2. Sa second set, sobrang dikit ng laban. Pero sa set na ito, hindi naman nakaligtas si Kalimao sa matinding cramps na natamo at hindi na ito nakabalik pa sa laro. Kaya pansamantala muna itong nabangko. Naging maganda naman ang laban dahil sa mga long rally at ang dalawang kupunan ay nagtagisan sa floor defense. Ivy Laksina, umaariba na naman sa kanyang mga blockings. Dahilan upang hirap pa rin sa pagkuha ng puntos ang Army. Hindi naman mapigilan ng mga Army ang mga malalakas na spike attack ni Stalzer, kaya nakuha pa rin ng F2 ang second set. Sa third set, bukod sa depensa ang binibigay ni Laksina, ay maaasahan naman ito sa floor defense. Madaling nadidig ni Laksina ang mga atake ni Condota, kaya Army di pa rin makapuwarma sa F2. Si Z Herbacio naman ang nagtapos sa laban sa isang off-the-block hit at down-the-line hit kaya madaling natapos ng F2 and 3 setter game ang laban. Si Laksina ay nakapagtala ng 7 points including 3 blocks at 5 excellent leads. Ang swerte ng F2 sa kanya, all-around player talaga. Sa kabilang banda, nakapagtala naman si Tubino ng 6 points. Sina Laura Condota at Ivy Perez naman ay nakapagtala ng 5 points. Si Perez ay nakapagtala ng 2 blocks at 6 excellent sets. Samantalang si Condota ay nakapagtala ng 11 excellent digs at 11 excellent reception. Ang Cargo Movers ay may isang linggong pahinga bago bumalik sa susunod na laban. Sa Martes, October 25 ang laban nila kontra sa PLDT sa ganap na alas 5:30 ng hapon, habang ang Lady Troopers naman ay magkakaroon ng mas mahabang oras para sa muling recovery at training na maglalaro sa October 27 laban naman sa Cherry Tigo crossover. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching!